araw po, Wushira rider po ulit. Nanaginip po tayo kagabi na BMX rider pa rin tayo. Pagising na pagising ko, pinuntahan ko yung labahan ko sa taas. Nandun kasi naka-stuck tong ating BMX. Year 2000 pa to so 20 years na stuck. So ito itsura niya, wala akong ginalaw kasi bala kong i-restore. Alalahanin natin yung mga piyesang ginamit natin. Simulan natin sa frame o sa batalya. Ayan yung frame niya. Ang tanda ko dito Gary Fisher yata ito, 1998 model. Itong ating tinitor, alam ko MOB ito Crank set natin. Ayan. Diba? Naikot pa na maayos. Fusion. So, Fusion. Oo, nalala ko to. Pero ang arm niya, haro. Na sticker lang. Tignan natin kung may nakaukit sa likod talagang haro. Pagkalas natin. So, 44 yata to. Oh, 44. Tansya ko lang 44 ha. Hindi ko na maalala. Ang pedal natin ay Fusion din. So, ayan na itsura niya. Kahit alloy siya, medyo bilok-bok na. Kadena natin dapat stainless yan. Pero kinilawang na rin. Maka U-brakes na siya. Ang U-brakes natin ay, di ba yung tatak nito? Dua, daya kompe. So, ayan. Intact pa rin yung setup niya. Siyempre, yung mga BMX rider, ang pinaka-alagang-alaga sa mga rider nun, yung preno. Musta yung brake shoe natin, ba? Pwede pa. Ang sentro natin, MOB rin yan Nahubaran na, natanggal na yung electroplate niya. So, aluminum na lang siya. Sa rayos niya, rim muna. Rim. Ano ito 3-ply. 3-ply na alloy. Tapos, grabe. Naka 48 spokes na stainless. Aba, oo nga, no? 20 years, di ganalawang. Very good. Ngayon, yung gulong natin Topstar. 1.95. So, dapat pula yan pero na-stuck . Ayun yung ating upuan. Hindi ko alam kung anong brand dito. Shitpost, alloy na rin. Kaya ganito yung upuan natin kasi mga BMX rider walang stand dyan . So, pag pinaparado yung bike nakabaliktad. Kaya nabugbog itong ating upuan. Ito ang ating headpost. MOB rin. Ang tawag sa ganito, hindi ko alam tawag ito . Ayan. So dati may piso yan nakakover dyan. Sa lusutan ng kable para sa brake sa unahan. Pero hindi naman tayo nagbe-brake sa unahan . So may piso yan dati, nawalan ako ng pera. Kaya malamang tinanggal ko. So MOB. Talaga yung harapan ng ano. Yung Fisher nating frame. Grips natin, MOB rin. Pero kulay pula dati yan. Kulay pulang cover yan natanggal. Sa init maaraw. Asang bar ends natin, cheap lang. Ito yung mga setup ng mga unang panahon. Yung mga lever na luma, sinisinyalagari namin yun. Nilalagay namin dito para stopper ng grip. Hindi bumababa yung grip dito. Saka yung mga old school na BMX rider, sadyang maiksi ang manubela. Okay. Ang preno natin ay ano to? Hindi na mabasa. Kaya pala hindi ko mabasa, baliktad. Ay yung Vanguard. Vanguard yung ating balik lever. Tapos ordinary lang siyempre yan. Pero ang style nung mga ginagawa namin nung kinakalas namin yung kable
As nililihan namin ng 1,000 yun. Inaalagaan namin ang langis. Para instant, walang lag. As self-locking din siya. So, silver yung sentro. Oversized siya. Oversized din sa likod. Chain adjuster. Durid-durid. Kalawang-kalawang na. So, babalik na rin natin to. Tingnan natin yung sitwasyon sa ilalim. So, ayan na siya. Nabaritad na natin. At na, medyo nabasa na natin kung original na haro nga yung ating arm. Ang sabi niya haro forged CR Chrono CK70. Ito pa pala yun. Tingnan natin lahat. TFX1. Ganun natin tinidor natin. Aray ko. Meron ng ecosystem dito ah. Yung gulong natin. Yan ang unang checkin natin kasi yung nylon na to, tutong na to eh. Yan o. Matigas na siya. Yung sentro natin walang problema dahil silvering yan. Pati yung pagkalay niya, pwede pa to. Yung likod. Yan natin. Ayan, gumagana pa yung ating silvering. Bakit may lock to? Di ba bawal ang may lock? Pag BMX. Pang ano pala yung pagrekta. Bawal ang may lock. Para di makalas. So ayan, so pakikita ko paano kung kalasin to. Isa-isa. Tapos linisin natin, pinturuan natin, i-restore natin. Ang babay lang kayo dyan. To be continued. Yuck. Tingnan natin tigas mo. Pwede ba siya sa akin? One down.
niyo ako. I-assemble natin ulit yan. Pero syempre, lilinisin muna natin. Papalitan natin. Exterior. Upuan. At saka grips. Okay. So, Bushy Rider ulit. Wish me luck. Thank you.
Pumunin natin ito. Para hindi ko siya may lida.